Okay, so lesson 2.2, types of set. Okay, yung types of set natin, meron tayong finite sets, infinite sets, saka null sets. Ito naman ay yung pagkakahiwalay-hiwalay niya ng types ay nakadepende dun sa bilang. Okay? So finite sets, sets with an exact amount of elements. So ibig sabihin, alam natin kung gaano siya karami. So, sa mga examples, set A, kita naman natin na meron siyang 5 elements. Okay? Okay, so, set B, nakita natin, meron ulit siyang dot. So, kailangan ituloy lang natin yung pattern niya. So, dito, pag finil natin yung pattern, 12, 14, 16, to 18. So, pag binigil lang natin, overall, meron siyang 10 elements. Okay, so next, C. Set C, prime numbers less than 100. Okay, so ito, nilimit niya na 100. Okay, so may upper limit, ibig sabihin, limited lang talaga yung count niya. So, pag kinuha natin lahat ng prime numbers, meron lang tayong 25. Okay, so next would be yung infinite sets. So, sets with an infinite number of elements. Okay. So, sa ganito, may kita natin na yung dot niya, walang sinundan na number. Ibig sabihin, wala siyang dulo. Yung set B natin, prime numbers, pero wala siyang sinabing limit. Hindi katulad nung previous natin na example, less than 100. Ganun din si C. May pattern din siya na divisibility of 10. Pero tuloy-tuloy lang. Okay? So, yung last type of set natin, si null set. So, si null set, ibig sabihin lang nun, walang element. Okay? So, pag sinula natin si null set, dapat yung curly braces na walang laman or yung para siyang 0 or O na may slash. So, kailangan, ganun lang. So, si A, yan, null set siya. Set B, null set. Si set C, months with 32 days. Alam naman natin na walang month na maabot ng 32 days. Okay? So, etong set na to, walang laman yan. Kasi, wala naman yung mga ganun ba. Okay? So, ano ba yung pinaka-common mistake pagdating sa null set? Pag sinusulat nila, pinagsasama nila yung dalawang symbol. Okay? So, may curly braces ka na, tapos meron ka pa sa loob nung yung O na may slash. Okay? So, ito, dito accepted as an expression. Okay? So, yung ganyan, laging pinalabas sa exam yan. So, mali yan. Okay? So, yun muna for this topic. Sana may natutunan kayo. Okay, thank you.